Magandang umaga po o magandang araw sa inyong lahat na mga customer, ka-technician, katrabaho, kasama sa profesyon. Ngayon po ako'y magtuturo sa inyo ng isang bagay na kung saan karaniwan sa mga baguhan na nagre-repair ng mga washing machine o ng electric fan. Una ko po ituturo yung pagtanggal ng bushing o pagpapalit ng bushing. Ito po yung bushing na nasa ilalim. Yan po yung bushing. Ang kaparehas po niyan ay ito. Ayan. So, ayan po yung bushing. Ngayon, dahil sa mga baguhan po, okay lang naman doon sa mga datihan na, yung mga master na kung tawagin sa paggawa ng electric fan at pagpapalit ng bushing, marunong na po sila. Ito mong video na to ay alang-alang doon sa mga nag-uumpisa pa lamang kung paano tanggalin yung mga ganitong klaseng pagkakagawa ng electric fan tsaka yung bushing na tatanggalin. Dalawa po kasi ang pumupunta ngayon sa merkado sa housing ng electric fan. Isa po ito po yung mga makabago na itsura ng mga bagong electric fan. Ang mga makaluma ay ganito po. Ayan. Tinanggal na po yung bushing dyan. Wala na po yung bushing. So, ganito po yan ang itsura. Ayan o. Alright. Makikita ho ninyo magkaiba po. Ano po? Ayan. Ay, kung paano tanggalin, ganito po yan. Nangangailangan po kayo ng itong flat screw. O di kaya itong pliers. O di kaya itong ano. Ito po yung kwan ng joystick. Right. So, papakita po natin kung paano tanggalin yung bushing at kung paano rin ibalik. Ano po? So, ganito po yan. Una po, lagay po ninyo yung flat screw dito sa pinakailalim. Susungkitin nyo lang dahan-dahan. Ayan. Ito yung flower spring na tinatawag o di kaya yung bushing holder. Ito po yun. Next, ito po yung bushing na tinatawag, yung tinanggal ho natin at papalitan. Ito po yan. And next, yung foam. Itong foam, ito po yung kinalalagyan po ng ano, yung langis. Ito po yan. Kasi pag namaga na po to, wala na pong dadaloy doon sa bushing kung bakit namamaga o di kaya nag-stuck yung mismong bushing at doon sa shafting. Ito po yung shafting, yung pinagmulan ho ng bushing. Ganito po yan. Po yan. Alright? Ngayon, ang problema ng isang customer, nag-stuck, umuungo lamang yung motor. Kapag hinahawakan, umuungol at mahirap ipihit doon sa electric fan. Ngayon, ang tatanggalin ho natin ay yung bushing doon na nakakabit dito. Parang ganito po yan ang itsura. Alright? Yan. So, yung pag natanggal po na ninyo yung bushing, alright? Tingnan nyo mabuti, bago kayo magpalit ng bushing, ano po? Tingnan nyo mabuti yung pinagmulan ng doon sa shafting. Ito po yan, ha? Ito po yung shafting na tinatawag.
Dito po nakasuot yung bushing. Right? So, bago ho kayo magpalit ng bushing, tignan ho ninyo yung shafting kung may gasgas o malalim. Katulad po nito. Kakapain po ng inyong daliri yung pinagmulan ng bushing kung may gasgas, malalim o kailangan ng palitan yung shafting. Sa susunod pong video, ituturo ko lamang po kung paano tatanggalin yung shafting, dahil may mga kapwa natin kamanggagawa na sinasabi na hindi ito natatanggal. Mali po. Yung iba, sinasabi sa customer na ito ay hindi natatanggal, buo na binibili. Alright? Dispensa na lamang po sa mga kapo natin technician. Ano po? Kailangan po natin maging honest sa mga customer. Alright? Ito po natatanggal. Ito po yung napapalitan. Bihira pong napapalitan itong klase na itong rotor. Bihira pong napapalitan ito. Mostly na napapalitan yung shafting dahil ito po yung nagagasgas ng bushing. Lalo na kapag marumi at hindi marunong maglinis yung may-ari. Ito po, kagaya ho nito, tingnan ho ninyo, malalim na po yan. May gasgas na po yan kung sasalatin ng inyong kamay. Yan. Kapag malalim na po yung shafting na pinagmulan ng bushing, kailangan nyong isabay na palitan ho ito. Itong shafting. Alright? Kahit palitan ho ninyo ng bushing yung inyong electric fan, ano po? Kapag hindi nyo napalitan ito at may gasgas, wala din. Sisirain at sisirain pa rin yung bagong bushing na inilagay ho ninyo. Nagkaintindihan po tayo? Okay. So, kailangan siguraduhin sa latin po ninyo yung shafting muna bago ho kayo magpalit ng bushing. Nang sa gayon, sigurado na yung ikakabit ho ninyo na bushing ay hindi ito masisira. Okay? Dahil lamang doon sa gasgas na shafting. Okay. So, balik po tayo. Linisin nyo muna yung ipapalit ho ninyong bushing sa magitan ng basahan na tuyo. Yan, paikot-ikot lang po yan. Ilalagay niya lang sa ilalim. Linisin nyo mabuti. Yan. Tapos, ibabalik ho ninyo. Yung iba, mayroong ganitong style. Ito po. May ulo na may nakalawit pa. Dalawang klase ng bushing, yung 3D at saka yung standard na bushing. Ito po yung 3D, ito po yung standard na klaseng bushing. May nakausli pa na parang sobra, ano po. Ngayon, ang problema ng isang manggagawa ay nung tinanggal yung bushing, hindi niya na alam kung paano ibalik yung bushing na ganito ang itsura. Nakalimutan niya kung paano niya tinanggal. Right. So kapag ganito po yung inyong tinanggal na bushing ng electric fan ho ninyo, ganito pang pagkakabit ho nito. Kunwari, ito po sa washing machine to eh. Ganito po ang paglalagay ho nito. Ito po mauuna papunta doon. Ito po yung harap ng electric fan. Ito naman po yung, yan, yung bushing. Pag ganun po. Alright? Yan. Pag ganun. Intindihan po natin. Kuha. Ayan. Maganyan po lagi yan. Okay. Ngayon, kung 3D lang naman po yung inyong
yung bushing na ipapalit, ano po, parang ganito, 3D po to. Kahit baliktaran po yan, wala akong pinagkaiba. Ilagay nyo lang ho ng ganyan yan. Yan. Tapos, wag ho ninyong kalimutan yung foam. Importante po na may foam yung inyong washing machine sa loob ng bushing. Ayan, sa gilid ho ng bushing. Ayan po yan. Nilalagay pa ganyan. Next to that, yung kanyang yung bushing holder o yung flower spring na tinatawag. Lalagay lang ho ninyo yan. Nakalagay ganyan po yan. Naka-align. Tapos yung inyong tinanggal na plate. Ayan. So, kailangan ho ninyo ng ano, ng flat screw at higit sa lahat. Kailangan ho ninyong idiin yung paglalagay ho ninyo ng metal plate. So, ito po yon. Okay? May mga problema din nag-a-arise kung ito ho, pag tinatanggal ho ito, nadi-disalign na po at ang hirap pong ibalik. Ngayon, ang remedyo po dyan, kapag ito nasira nyo na, ito yung mga unang gumagawa, ano po, yung mga baguhan. Kapag nasira nyo na po ito, itong plate na to, ang gawin ho ninyo, humanap po kayo ng katulad nito. Replacement para dito. Replacement. Okay? So, ganito po ang gagawin ho ninyo. Pag nasira nyo po ito sa pagbabalik, ano po? Pag nasira nyo na po, assuming na nasira ho ninyo, eh wag naman sana para hindi na kayo mahirapan, ano po? Humanap po kayo ng ganito na metal na bushing holder. Yun po ang pamalit ho ninyo dito sa nasira. Parehas lamang po yan. Mas maganda pa nga po ito kaysa dito. Tuwing may nasisira akong ganito, ano po? Ito ang pinapalit ko. Mas maganda to kaysa dito. Kasi ito, mahigpit ang kapit ng bushing dito eh. Ito. Kaya mas prefer ko na may lagi ko kayong dalang ganito. Dahil karaniwan sa mga elektripan na naglabasan ngayon, meron na po itong ganito. Yung iba manipis na masyado. Kunting kadyot mo lang ng ganito sa ano, nasisira ka agad. Ayan. Okay. O di ho ba, may flower spring pa. Ngayon, pag nasira nyo po ito, pag na-disalign nyo na po ito at ang hirap nang ibalik at hindi na mag-level, kailangan ho nyo ng pamalit na ganito. Mas maganda po ito kaysa doon sa ito. Okay? Ibabalik nyo lang po ng ganito. Tingnan ho ninyo yung pagkaiba. Ayan o. Kapit na kapit yung bushing. Oh. Kaysa dun sa nauna po natin na ginawa, actually may tendency po na masyadong magalaw yung bushing kapag ito ho ang ginagamit ho natin ibalik.
Kasi nga, nadi-disalign po itong holder. So, naintindihan mo ninyo? Tuwing masisira po nyo to, kailangan ninyo ng pamalit na ganire. Ganito po, ganito po. Ayan. Mas maganda po ito na ano, bushing holder kaysa dito sa dito. So ayan mga kasama sa trabaho, mga kaibigan, mga customer, mga mahal naming customer. So pagbalik ho ninyo ng bushing na to, pwede niyo na hong ibalik ngayon yung tinanggal ho ninyong motor. Ayan. Tindi ho natin. Ayan. Kitang-kita nyo naman po. Wala nang play. Ayan. Ngayon. Ang tanong, kailan ba pwedeng magpalit ng bushing? Lagi ba kapag nag-stack up ay laging magpapalit ng bushing? Hindi po. Kailangan, kung magpapalito kayo ng bushing, yung mismong shafting, kapag ginalaw ho ninyo, nag-play, parang ganito po. Yung gagalaw-galaw po siya. Kapag ginalaw ninyo ng ganyan, umaayon kung saan direction itong shafting na to. Pag ina-up ho ninyo pataas, umataas din ho siya ng ganon. Pag pinaside ni ho ninyo, gumaganon din ho, paside. Doon ho kayo magpapalit ng bushing. At yung iba naman, hindi naman kailangan magpalit ng bushing kaagad. Dahil yung iba, marumi lang. Kaya ang ginagawa, pinapatakan lang ho ng langis. Nililinisan muna yung shafting. Ito po, nililinisan itong shafting. Tapos, pinapatakan ho ng langis. Ganon din sa may bushing. O, ayan po. Parang ganito po, ayan o. Lalagyan ho ninyo ng... Siguraduhin lamang po ninyo, nakatamtaman lamang yung langis na ilalagay ho ninyo. Hindi naman yung go overflow. Tulad lang naman ganito. Okay. Yan, yung mababasa lang po yung mismong foam sa loob para yun ang magsisilbing langis ng bushing at hindi kaagaran masisira. Yun yung papadulas. At hindi nahihirapan yung motor lagi. Kapag nahihirapan yung motor, ito po ang tinatamaan. Nagagasgas po ito. At ganun din sa bushing. Nagagasgas din, magagasgasan ho silang dalawa. So magiging doble yung gagastusin ng customer kung sakasakali. O kung ikaw ay customer na nakikinig o nanonood, dalawa ang pwede mong palitan. Itong shafting at saka yung bushing. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana ay may natutunan po kayo sa aking binahagi na kunting kaalaman ng pagpapalit ho ng bushing. Napakasimple po pero delikado din naman dahil kung hindi ho kayo maingat na magpalit ho nito, maaring tamaan ang inyong mga kamay. Lalo na kapag gamit ho ninyo ay mga ganitong bagay. Okay, so maging maingat lamang po kayo sa pagpapalit ho ninyo ng bushing na sa gayon, hindi doble gastos. Ano po? So maraming salamat. Patuloy po kayo mag-subscribe, mag-like, mag-share ng aking video. At inaasahan ko po ang inyong suporta na kayo mag-share, mag-subscribe po sa aking YouTube channel, RMBTV. Andito po yung link, kaya kailangan po ninyo... Sana matulungan ho ninyo ako sa aking YouTube channel. Okay? So please subscribe. Don't forget. Shalom.